Kamusta ang mga Repapits? Si Alex Onsito at ang nakikita natin ngayon ay live stock market na live na nangyayari sa stock market ngayon. Ang panahon natin sa Pilipinas ngayon ay August 19, 9:33 AM at ang oras natin dito sa Amerika ay 6:33 PM. Makikita nyo kung paano tumatakbo ang mga presyuhan. Makikita natin dito itong Petron ay kanina nasa mas mababa pa sa 8.16 to. Tapos ito naman kanina positive to, naging negative. 9.50 to kanina pero ngayon naging 9.48 na lang. Tingnan nyo kung gano'ng kabilis or kabagal na lumalaki, bumababa ang presyo. Pagbasdan nyo lang yung mga digits na yan. Tingnan nyo, every time nakikita nyo itong mga naka-highlights, ibig sabihin nun, yung mga may nagbebenta, tapos dito nun sa kaliwa, yung may bid price, whatever. Yan yung mga buyers. Makikita nyo ngayon yung mga presyuhan niya, nag-iiba-iba. Tingnan nyo yung mga presyuhan niya, presyo nito, presyo niyan, mag-iiba-iba yan. So ngayon, hindi pa gumagalaw dito sa may, sa To-Go Group, at hindi pa rin masyadong gumagalaw dito sa Petron. Pero dito, hindi pa nagbabago mga presyuhan. Pero ang dami nagbabuy para mas parang sa at this point mas marami ang supply kaysa sa mga buyers. Alam niyo ba kung bakit tumataas bumababa ang kada stock price ng kung anumang stocks? Yun ay dahil sa kapag maraming supply, mas konti ang bumibili. Kapag konti ang supply, mas maraming bibili. Kumbaga sa madaling paraan, sa madaling salita, kapag konti lamang ang mga supplies, nagiging in demand yung such stocks na ating binibili. Alam niyo yun? Kapag konti lang ang stocks o supplies, kapag konti lang ang supply, mas maraming bumibili. Kapag maraming supplies, mas konti na lang bumibili dahil marami na silang supplies eh. Marami na tayo. Parang ganun. Parang ganito na lang yan. Ganito nangyayari kung bakit bumababa ang mga value ng whatever business or whatever, mga ganon. Yung nauso yung computer shop cafe sa Pilipinas, yung unang panahon, nasa 150 per ora ang bayaran. Pero since ang daming nagtayo nun, naggaya-gaya po tumaya, ang daming bumaba na yung per ora ng computer. Nasa umabot ng 30 pesos per hour na lang, tapos 25 pesos per hour na lang, hanggang naging 20 per hour na lang, hanggang naging 15 per hour na lang, hanggang naging 10 pesos per hour na lang, hanggang sa ngayon, lumabas na lang, pa 5 pesos na lang, meron nga yung piso-piso yung internet, di ba? So, ganoon, kasi dumami yung supply, so mas bumaba ang value ng mga ganong klaseng businesses. Hindi katulad yung unang panahon na baguhan pa lang ang mga computer shop cafe sa Pilipinas, mahal ang per ora. So, ganun yun. The more supplies, the more na bababa ang presyo. Pero the more na limited ang supply, the more na tataas ang presyo. So, naita nyo ngayon dito kanina, itong to-go, tumaas, di ba, kanina, naging kulay green. Tumaas yung presyo, di ba? So, ganyan kabilis or kabagal ang takbo ng stock market at ganyan din tayo kabilis kumita ng pera. In just few seconds or in just few minutes. Na makikita natin ngayon, ito kanina, 8.16 to, ngayon 8.15. Di ba? Ilang minuto pa lang ako nag-uusap. Ilang minuto pa lang ako nagsasalita dito. Ilang pa lang ako, di ba? So, ganyan kabilis ang pagtakbo ng presyo. Kung tutusin nga, mabagal nga ito ngayon eh. Usually, dapat to within just 5 seconds, 10 seconds, nag-iiba-iba ang mga presyo na ito. Lalo na kapag masyadong mataas at in demand ang stock market sa mga oras na to, makikita nyo agad, talagang ito is either bababa, tataas, bababa, tataas, tataas, bababa, ng mga presyo na yan. Magbababaan, tataas ang mga presyo na yan. Ganyan yan, kung very active itong mga ngayon, itong mga stocks ngayon. Tingnan natin yung ibang So dito, para makita natin lahat ng mga companies o stocks na to ay mga kasama sa blue chips. Para malaman niyo, pero ang hindi kasama sa blue chips yung to-go. Pero very active to every day. So maraming perang nangyayari diyan. So makita natin yung mga naka-highlights ay yung may mga active na may nagba-buy and sell. Okay? Makita natin diyan pa bago-bago ang mga presyo.
Ito, itong window na to ay watch list para isang shot makita mo lahat ng stock na merong may hawak ka, parang ganoon. Pero balik tayo dito sa six pack window ko para makita natin yung mismong ilan sa mga hawak ng stocks. So, eto, tingnan nyo, yung tugo naging 9 peso and 50 cents na. So, ganun lang kadali. Isipin nyo kung nabili nyo to ng 9 peso and 40 cents, kita na kayo ng 10 cents. E kung halimbawa meron kayong 10,000 shares na hawak, kita kayo ng 1,000 peso agad. So, pwede nyo na ibenta agad kung halimbawa gusto nyo ng, kung okay na sa inyo yung 1,000 peso na kinita. Meron mga tao ginagawa, oh puta, kumita na ako ng 10 cents sa 10,000 shares ko, ah, benta ko na to. Kahit sabihin pa natin, ma-charge ako ng 300 sa pag-buy at saka pag-sell ng item ko, at least meron ako 700 pesos na profits. And then after that, gagawin nila, bibili uli sila ng another 10,000 and then hihintay na naman uli nilang tumaas ng kahit man lang 10 cents yung pagkaabili nila yon. Tapos, bibenta uli nila. The another, ano na naman, another 700 na naman kita nila. So, sa dalawang tempo pa lang, sa ilang minuto pa lang, 1,400 na agad ang kita nila. So, gagawin na ngayon nila, sa pangatlong beses, bibili na naman uli sila ng 10,000 shares and then, hintayin na naman nila tumaas na kahit man lang 10 centavo o 20 centavo. Pag umabot ng 20 centavo, edi 2,000 ang kita nila. Kapag 10 centavo lang ang tinaas ng presyo sa pagkakabili nila, 1,000 lang ang kita nila. So, may kita natin yun kanina, 9.50, di ba? Ngayon, 9.48 na naman, bumaba na naman. Pero ito, hindi masyadong gumagalaw sa Petron. Dahil, may kita natin, 9 traders lang meron. Hindi katulad dito sa Tugo, nasa 29 na ang nagte-trade. Pagdating naman dito sa Jollibee, nasa 46 na tao ang nagba-buy and sell. Tapos, nandito na sa may SM Prime Holding, nasa 44 na tao ang nagba-buy and sell. Dito naman sa may, sa BPI ay 19 na tao nagba-buy and sell, at dito naman sa BDO ay 81 na tao na ang nagba-buy and sell. So ganun niya, makikita niyo mga presyo katulad yung dito, alam ko kanina mga positive to, ngayon naging negative na. So ganyang kabilis at kabagal ang pagtakbo ng stock market. Sa ganyang kayo kabilis at kabagal kumita sa stock market.